Ako po si Brother Rodi Asidera Danke. Nasib po ako year 1990 dito sa Jesus Miracle Crusade. Pamamagitan po ng invitation sa akin na isang kaibigan nung ako ay nakaratay sa isang banig ng matinding karamdaman na sumusuka po ako ng dugo at inuubo. Kaya po ako naimbitahan sa Jesus Miracle Crusade sapagkat siniram po ako na ako po ay may pag-asa pang gumaling sa aking karamdaman. Akin po tinanggap yung kanilang paanyaya sa Jesus Miracle Crusade sa Lunita. Nung ako po ay dumalo sa gawain, hindi ko po akalain na ang aking sakit po ay malulunasan. Hindi naman basta-basta na lang na maniniwala ka agad ako eh. Nung patuloy pa ako nakikiramdam, nakikita ko yung mga sa bawat paligid ko yung mga umiiyak. So ako na parang kakaiba. Ang sabi kasi sa akin is magpabaptize, after baptism, gagaling yung karamdaman. So hindi ko po inisip yung dumi doon sa likod ng Lunita. Yung dagat na yon. Nagkaroon ako ng katanungan kung ano ba talaga itong gawain niyan, Jesus Miracle Crusade. Tuo ba to? Nung time po nang nagtanong pa ako sa kanya, sinagot pa ako sa pamamagitan po ng panaginip. Pag-uwi ko po sa bahay na naginip po ako, nakakita po ako ng logo ng Jesus Miracle Crusade na nakalagay. Pagkatapos nakita ko yung mga choir na umawi. Kung paano po yung time na dumalo ako unang araw, iyon po yung pinakita sa akin ng panaginip, mga choir na umaawit na parang mga anghel, saka yung logo ng Jesus Miracle Crusade. Pagising ko, sabi ko, bakit ako na naginip ng ganun? Yung pala ay ipinakita sa akin, totoo talaga tong gawaing ito. Kinagabihan po pag-uwi ko, ang aking pakiramdam is gumaan, tapos na-stop yung dugo, yung pag-ubo-ubo ko. Tuloy-tuloy po yung aking tulog. Dati hindi kasi ako nakakatulog eh. Nagtuloy-tuloy yung tulog ko. First attend ko sa Jesus Miracle Crusade, parang pinakitaan na ako talaga ng himala ng mahal na Panginoon na ito ipapakita ko sa iyo na talagang totoong Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya hindi na po ako nag-alinga, nagtuloy-tuloy po ako, tuloy-tuloy pa ako sa pagdalo na. Iko-compare ko po yung dati kong buhay kung paano ko dati. Siyempre ngayon minamahala, pakalaki ng pagka-difference. Dati-rati po kasi wala pa po ako sa gawain. Ang buhay ko kasi is magulo. Puno rin ako ng mga bisyo. Uminom din pa ako ng alak. Tao rin pa ako ng mga club, mga beer house. Barkada doon, barkada dito. Dahil nga ako ay lumaki na walang mga magulang. Wala kasi nag-guide sa akin. Kaya medyo napariwara ako ang aking buhay. Hirap din pa ako mag-apply ng mga trabaho. Siyempre wala pa akong pinag-aralan kasi wala pa akong diploma na hawak. Dahil ang Diyos nga ay Diyos na makapangyarihan sa lahat nung nakakilala ko dito sa gawain. Binigyan niya pa ako ng katalinuhan. Nakapagtrabaho na rin pa ako ng mga company. Natatanggap po ako mula po nang dumalo po ako dito. Lagi po nakasandal sa panalangin na hipuin yung mga nag-i-interview sa akin. Iyon naman po ay himala na natatanggap po ako. Yung pagiging isang homosexual. Sumasali po kasi ako ng mga beauty pageant. Dati po mahaba po ang aking buhok. Kasi babaeng babae po ako talaga dati. Hindi po pagkakamalian na lalaki. Halo-halo ko sino-sino mga lalaki ang akin magiging kalibinon. Mula na nakakilala ko sa mahal na Panginoon, nakapag-asawa ko ng babae. Binayayaan ako ng isang anak. Pinakita sa akin kung paano talaga magbabago yung aking buhay. Kasi kung hindi ako nakakilala dito sa Jesus Miracle Crusade, siguro patuloy lang ako doon sa mga barkada. Hindi ako magkakaroon ng anak. Kaya napakalaki po ng diferensya po yung nandun ka sa sanlibutan, mga barkada, sa naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Ngayon po, yung tinitirahan ko, hindi na po siya kariton. Medyo maayos na po yung aking tinitirahan. Unti-unti po ako binayayaan na pinagpala ng Diyos. Nung ako po ay nakatira po sa kariton, nagtitinda po ako ihaw-ihaw. Babasa po ako pag tuwing may bagyo. Doon na rin po ako naliligo sa gilid lang po. Nililipad yung aking bubong kasi ano lang yun eh, kari-kariton lang yun eh, tabing-tabing lang kasi siya. Ngunit sa patuloy ko pagtitiis at paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po ako nagsawang dumalo. Kasi hindi naman po yung automatic pagdalo mo pagpapalain ka ng mahal na Panginoon eh. At saka yung pagdalo ko po, hindi ko po yung hangad yung pagpapalain ako eh. Kaya po ako nagpatuloy sa pagdalo sapagkat dito po pinagaling ang aking karamdaman. Gandoon na lang pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Unti-unti na pala binabago ang aking buhay. Unti-unti binabago yung aking pamumuhay. Dati kung saan ako nakatira, ngayon binilagay ako sa maayos na tirahan ng mahal na Panginoon. Pero sobrang pagpapala niya. Anong nasagi sa isip ko, hindi ko po naiisip na kung ano yung mayroon ako ngayon. Nagko-commute ako.
Ang hirap po kahit umuulam po, nakikipaghabulan po ako ng sasakyan, basang-basa. Minsan nakikiusap ako sa konduktor na wala akong pamasahe, pupunta ako sa gawain, baka pwede makisakay. Ganun po mga minamahal yung aking buhay dati. Ngunit ngayon po, pinagpala po akong mahal na Panginoon. Hindi na po ako nagtitinda ng barbecue. Isa na po akong supplier ng mga meat, frozen meat. Dati po, mga minamahal, nakikiangkat lang po ako ng kilo-kilo. Sa patuloy ko po na aking pagdalo dito sa gawain at pagiging tapat sa kanya, yung tricycle po na nakikisakay lang po ako, ngayon po pinalitan mahal na Panginoon ng mga band, mga preserve band na po siya. Dati po, nakikiangkat lang ako. Ngayon, yung dati ko inaangkatan na mga supplier sa akin sa market, sila na po yung umaangkat sa akin. Medyo na parang nabaliktad siya. Wala talaga imposible sa malapay na pagpatuloy po kayo maglingkod sa kanya. O, hindi naman ako nakapag-aral ng maayos eh. Hindi ako nakagraduate ng elementary nga eh. Pero, glory to God, na mula po nakakilala ko sa mahal Panginoon, ang sabi nila sa akin, sa mga kausap ko po ay mga iba, mga in-check, mga professional na tao, mga may-ari ng malalaking company. Nagtataka sila na maayos ako makipag-usap. Nagtatanong sila ano ang natapos ko. Sabi ko, wala akong pinag-aralan. Ang tangi ko lang pinangahawakang katalinuhan ay nagagaling sa mahal na Panginoon Jesus. Nung time na hindi pa ako nakilala sa mahal na Panginoon, ni pagsulat nga po eh. Tabi-tabi nga ako magsulat eh. Ngayon, titingnan niya ang sulat ko, hindi niyo paniniwalaan na yan ang pinag-aralan ko. Dahil ang Diyos talaga ay Diyos ng kaayusan. Binigyan niya ako ng knowledge ng mahal na Panginoon. Ang laki po na aking pagpapasalamat sa kanya na nakilala ko siya. Dito ko po nasubukan sa gawain ito kung paano po maghimala ang pinakamamahal na Panginoon. Nasa nabutas pa po ako, wala pa po ang mga sasakyan, nagtatrabaho po ako. Mayroon po kami nasalubong kasi na adik. Hinihingihan po kami ng pera, barya. Wala po ako mahibigay. Akala ko po is nagbibiro. Sabi niya, wala kami bibigay, sige babalikan kita. Nung time na binalikan ako, may kutsilyo na pala siyang ganyan. Parang nakasigsagsig. Hindi siya diretso, may mga ganyan-ganyan. Di ko alam anong pangalan nun. Dalawa po kasi kami yung barkada ko, yung best friend ko. Dalawa kami. Doon ko po napatunayan kung gaano makapangyarihan ang pinakamamahal na Panginoon. Yung barkada ko, inundayan ng saksak. Isang saksak lang sa kanya, tinamaan siya dito sa likod. Tapos tinakbo po siya doon sa Tondo Hospital. Nung nasakluluhan po yung barkada ko, ako na po yung binalikan. Tinadyakan po ako sa tiyan. Pagkatadyak po sa akin dito, natihaya po ako. Nung pagkatihaya po, tumama po yung katawan ko, si sanggit. Yung gate bumukas sa sobrang lakas ng impact. Yung akin half body, ito, nakapasok sa gate. Yung magmula sa tiyan, papunta doon sa may paa, nasa labas na ng gate. Marami ng tao doon na nakapansin sa sobrang lakas ng impact. Kitang-kita ko po mga minamahal yung kutsilyo na sigsag-sigsag. Isinasaksak sa akin dito. Mga 4 times, 5 times po yun sa akin inunday. Ngayon mga minamahal, naalala ko lang po kung paano po siya maghimala. Tumawag po sa minamahal na Panginoong Hesus. Doon ko nakita paano po siya maghimala. Kaya walang dahilan kung bakit po ako lalayo dito sa gawain. Bawat unday po sa akin, sinisagot ko po yung Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bawat saksak sa dibdib ko. Ang akala po ng mga tao, madami pa akong tama. Ngunit mga minamahal, pagkatapos po sa kakasigaw ko po, sa huli na po yung nasakluluhan po ako, ngayon po yung may hawak ng kutsilyo, tumakbo po siya. Ngayon ang kinuha po ako sa git, puro pa ako tadyak dito, nandun po yung ano ng paan niya, sapatos niya dito sa mga damit ko. Kinapka pa ako, may tama po ako. Mga minamahal, wala pa akong tama. Pinag-ingatan po ako, minamahal na Panginoong Hesus. Yun po yung talaga pinapatunayan ko na talaga ang gawain ito, hindi po talagang biro. Itong bago lang po nung itong lockdown, may sasakyan na po ako. Galing pa ako ng aking hanap buhay. May dala pa akong pera po nasa bag ko. Koleksyon ko siya sa mga delivery. Nagawi ako dito sa may lagpas ng 7th Avenue yata, yung sa LRT. Pauwi na ako. Hindi ko pa kalain mo-hold up ako doon sa may malapit sa may gasolinhan. Napasok ako doon sa loob ng sasakyan ko ng dalawang hold upper. Ang hawak nila is tinidor po siya na, kasi yung tinidor kasi diba apat yun. Wala na yung dalawa, tadyang ginawa. Kasi wala na itong dalawa, tapos itong dalawa na itong pinatulis nila. Tapos meron naman isang maliit na kutsilyo na matulis
Yun yung pangalawa kasi dalawa sila. Nung time po na hinuhold up ako, ibig sabihin pwede ako mamatay. Dito nakasandal ako sa pagdadrive ko yung akin liig, nakasakal, ginaganyan ako ng ninipit ako. May naka-adiin na dito ng mga patalim sa akin yung tinidor na matutulis sa kamalit na kutsilyo. Nakatutok sa akin liig. Naalala ko na nung pinakamamahala pa yun, natawagan ko siya. Habang hinuhold up ako, nagsisigaw pa ako ng Hallelujah, Praise the Lord, wala po nakakapansin sa akin kasi yung akin sasakyan is tinted sa loob. So hindi ako nakikita sa loob na nagkaka-hold up na sa loob ng aking sasakyan. Yung aking main door dito sa may side ko, hindi ko siya mapindot para bumaba lahat ng salaming para mapansin ako ninuhold up ako dun sa loob. Dahil yung susi ng aking sasakyan ay pilit kinuka para hindi ko siya mapa-start. Ang himala mahala Panginoon nung time na yun, na-start ko. Tapos bigla ko napindot yung nasa side ko, kaya bumaba yung salaming lahat. Pagkababa, di napansin na ako ng mga dumadaan na hinuhold up pala ako. At saka palang dalawang hold upper nagtatakbo. Dala yung cellphone ko, may perang dala. Ang himala na pinakamahala Panginoon, nagtataka ako, bakit doon sila tumakbo na may checkpoint doon sa dami ng lawak ng pwede nilang takbuhan. Naharang mismo sila ng mga pulis. So walang kahirap-hirap na nahuli. Ang cellphone ko, nakuha ko, pati ang pera nila, ang pera na dinakot sa akin, nahibalik din sa akin. Pagdating doon sa mga pulis, sabi ko, tingnan mo nga yung leg ko kasi sabi ko, pahapdi. Kasi ilang beses ako inundayan dito. Sabi sa akin ng pulis, wala naman, sabi niya, mapula lang. Ibig sabihin, sa bawat unday sa akin doon sa mga sasakyan, is talagang pinag-iingatan ako ng mga Pinoy. Yun yung pangalawang encounter ko, kaya napatunayan ko dito sa gawaing ito na talagang hindi lang siya nagpapagaling, hindi lang siya nagbabago ng buhay, siya pa'y nag-iingat. So lahat, package talaga lahat ang mahal na Panginoon kung magbigay, magpala sa'yo. Lahat ibibigay niya sa'yo, iingatan yung buhay mo, babaguhin ka niya, papagalin yung karamdaman, pagpapalain ka pa niya. So lahat po yun ibinigay sa akin ng mahal na Panginoon, mga pagpapala na yan. Mula nung ako'y nakakilala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga nanonood, nakakapanood, kung kayo po ay kagaya sa akin na may mga karamdaman, wala na kayong pag-asa sa buhay, punong-puno ng bisyo, kayo po ay lumapit sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng iyong mga karamdaman, ano man yung mga problema, iyon po ay lulutasin dito sa gawain na Jesus Miracle Crusade. Huwag po kayo mawala ng pag-asa sapagkat ako po ay dati-rati po ay punong-puno pa ako ng bisyo, mga sakit. Kayo rin po ay lumapit sa may mahal na Panginoon para kung ano po akin natanggap ay iyon po ang ibibigay sa inyo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taon at dalangin ng ating bilabid Evangelist Wenda Almeida, ang lahat po ng kapurihan at pagkapasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, AIDS, diabetes? Mga karamdaman na wala ng kagalingan, ilay, bulag o pipitbingi? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Kayo ba'y may problemang pampamilya o iba pang mabibigat na problema? Nais ba ninyo magkaroon ng kagalingan, kalutasan sa mga problema, kapayapaan at kagalakan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach 30th Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade. Nagaganapin sa JMCI Marilao Venue, Dulo, T. Mendoza Street, Saog, Marilao, Bulacan. Sa November 27 mula alas 10 ng umaga. Iniibig kayo ng Panginoong Jesus, kayo'y kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Will D. E. Almeida. Ito po ay libre.